Ang lahat. Ang Panginoon na kinain ng kanyang alat, puri siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ika niya ang langit at lupa, ika niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at ilan. Tunin ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, nagyaman niya ng lubusan. Nang karamang panahon, nang pangalawang taon ng ating pagdiriwang, kunitain natin ngayon si San Roberto Villarmino at si Santa Hildegarda von Bingen. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon natin para sa araw ngayon. At ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa unang sulat ni San Pablo taga Corinto, tinuturuan tayo na sa kay Kristo, gaya ng katawan na maraming bahagi ay isa at nagkakaisa tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ibinuhay muli ng Panginoon ang anak ng isang balo upang ipahayag na siya ang Panginoong buhay. Sa buhay natin, kailangan tayo ng pag-ugnay ng malaliman sa ating Panginoong Jesus Nazareno, ng ating Diyos na Ama at ng Espiritu Santo. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nawalay sa kanila dahil sa kasalanan. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong mang awa ay amin awang maranasan at ipagkalug mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat maging Hudyo o Griego, alinman, alipinman o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng kababalaghang magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kalooban na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na linalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina
nang namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propita. Nililingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudiya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay puno ng mga mensahe para sa buhay. Pero kukunin lang po natin ang pinakamahalaga. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 17. At sa versikulo 14, Kapitulo 7 ng ebanghelyo ni San Lucas, mayroon pong salita na napakaganda. Ang sinabi ng ating Panginoon, "Binata, bumangon ka." Ang salitang mahalaga po dito ay ang "bumangon ka." Sa salitang Hebreo, ang "bumangon ka" ay "kome". Pero dahil koinokuna Grigo ang ginagamit po na orihinal sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 14, ang ginagamit po na salita, egertiti, na nasali naman sa Latin na sorgi. Kung atin pong tingnan itong bumangon, ang pagbangon ay ang pagbuo, ang pagbuklod, ang pag-iisa. Sapagkat kapag ka hindi po nabuklod, kapag ka hindi po naisa, hindi po maaring bumangon. Kaya sa pagbangon ay bahagi rin ng buhay ng tao na umaga pa upang tayo'y mabuo na pagkatao. Bumangon tayo. Ang hindi makabangon, hindi na po yan buo. Mayroong karamdaman o kaya'y humimlay na. Kapag ka tayo'y bumangon at nabuo, atin pong malaala na tayo ay hindi lang isa. Bahagi tayo sa isang lipunan. At hindi lang tayo isa na nanalig. Bahagi tayo ng simbahan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo taga Corinto, Kapitulo 12, verso 12 hanggang 14 at versikulo 27 hanggang at 31, tayo po ay makabangon. Tayo po ay mabuklod na isang katawan na mistiko o simbahan na kung saan ang puno ay ang ating Panginoong Hesus at ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo bumangon ay ang diwa ng Diyos na kung saan itong katawan ni Kristo na kung saan kabilang tayo ay mayroong kanya-kanyang paglilingkod ayon sa mga kaloob. May kagaya ng mga apostol na sila yung mga misyonero, kagaya ng mga tagapaglingkod na silang namumuno, kagaya ng mga tagpapahayag ng mga salita na sila yung mga tagapagpahiwatig
tagapagpahayag, tagaturo na magdala ng kahulugan sa salita ng Diyos. May mga ibang mga paglilingkod gaya ng pagdala ng lingwahe ng pag-ibig, ng kapayapaan at lingwahe ng pagkakaisa at pagtutulungan. Iba't iba ang ating mga kaloob na binigay ng Diyos, ngunit iisa lang tayo. At ito ayon pa sa ating Salmo 99. Dito na pahayag na ang Panginoon ay mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggan sa atin. Kaya lahat tayo ayon pa sa versikulo 3 ng Salmo 99 na lahat tayo na kanyang bayan, kabilang ng kanyang kawan. Kawan na nabuklod, kawan na nagkakaisa at nagkaroon tayo ng kome, egeritity, sorge o pagbangon. Hindi po tayo makabangon kapag ka hindi po nating tingnan na kagaya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, verso 11 hanggang 17, mayroong dalawang prosesyon. Prosesyon sa kaliwa na kung saan daladala ang patay na binata kay isa-isang anak ng balo. Alam po natin na kapag ka ang balo sa Israel, siya ay nagdepende sa lalaki, wala na siyang asawa dahil balo, at ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na siya sanang magsuporta sa kanya ay wala na. Kaya napakaraming tao ang kasama. Hambag sa kabila naman sa kanan doon sa may pintuan sa lungsod, naroon ang Panginoong Hesus kasama ang 12 na apostol, kasama ang napakaraming tao na sumunod sa ating Panginoon. Ang prosesyon ng patay na dala-dala nila ang kaisa-isang anak ng lalaki ng balo ay sinalubong ng prosesyon ng buhay na yun ay pinamunuan ng ating Panginoong Hesus. Nabuklod ang mga nagdadalamhati na kiramay na isang prosesyon pero patay. Ang ating Panginoon nagbuklod din ng isang mga pinagbuklod na nananalig sa kanya at nagdadala ng buhay. Kaya sinabi niya sa babaeng balo, habang hindi po ang libingan. Sa isang Hudyo, hindi po ihipo ng isang libingan o kinalagyan ng patay sapagkat ito'y marumi. Ngunit ginagawa ng Panginoon sapagkat higit siya sa mga partikular na mga tradisyon sapagkat siya ay puno ng habag, puno ng awa at sinasabi pa dito na habag ang Panginoon. Na ang kanyang pagkahabag na kung saan sa versikulo 12 ang salitang ginagamit dito ay ang salitang koinokona Griego, splagnisti. Splagnisti, ibig sabihin parang sa loob niya, parang ang kinalamnan sa loob niya, para bang kumikilos na, nagdala ng kirot, damang-dama niya. Kaya sinasabi niya sa babaeng balo na nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng suporta, nagbibigay ng habag at awa at nasabi, huwag kang tumangis. Huwag tayong tumangis kapag ka ang prosesyon na siyang naging hadlang sa atin na para tayong patay ay mayroong prosesyon din ng buhay at ito ay nasa ating Panginoon upang tayong babuklod. At anong sinabi niya? Kami, egeritity, sorge, magbangon ka. Magbangon tayo, bumangon tayo upang ang Diyos na siyang nagbigay buhay at nagbubuhay at laging nagpapalakas sa buhay at nagbibigay kabuluhan sa buhay ay siyang Panginoon na naging sentro sa ating buhay na hindi na ang mga tradisyon. Hindi na kung ano-anong mga iniisip natin.
hindi na kung ano nung kagagawa ng tao, bagkos kagagawaan ng Diyos. Ang gawa ng Diyos na tayo'y kanyang buhayin, bigyang buhay, bumangon sa buhay kung tayo'y nadapa, nasadlak, o tayo'y nahulog, o di kaya nawalan ng lakas, o kaya'y namatay. Bumangon tayo sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay muli. Hindi lang siya buhay. At bumangon tayo, hindi lang na siya'y Panginoon ng pagkabuhay muli. Tayo ay kanya pong binigyan ng kagalakan na sa bawat buhay, sa bawat pintig na nagpapahayag na mayroong buhay, nariyan ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Pakisabi sa katabi mo, bumangon ka. Bumangon tayo, ipahayag natin ang Diyos sa ating buhay, ipahayag natin siya na Diyos ng buhay na may pag-ibig, Diyos ng buhay na may kabuluhan, Diyos ng buhay hindi sa ilan, Panginoong buhay para sa lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na nabag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas at ating pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, manalangin. Mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak na balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kung tinapay at alak na muna sa'yo, muling hangin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ang puso. Pasasalamat ang puso. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong linggin ang aming pithaya. At panlukan mo ang pagaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay na marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ng loob, ang tayo na kamot pinangasiwa sa San Sinuko. Sangad mong siya iwas kong lubos. Sinay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa ng Anghelo si siya awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit may taning Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Buting man ang mundong ito, sinabing makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa ba, walang makitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, kundi kong alay, purit pagsamba sa'yo, Jesus, Panginoon. Tagapagligtas, pag-ibig na Ama. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang aming kaluban away pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang, ang lagi naming mamayani sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo may narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform at kayong mga na-cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, na way ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-umapaw. Bumangon tayo sapagkat ang Panginoong Hesus ay bumangon at nabuhay muli upang ang ating buhay ay magkaroon ng saysay at kabuluhan sa kanyang pangalan. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihigpusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, susumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan may tangnaloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman.
Sa pangitan ng binisyon ito, may maalala ang pangako sa binyag na ikaw, kliibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ting Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinpuro ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.